Sitay na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin aring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahain, ipinagkamit namin ng katubusan. Ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manimbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli. At sa 3rd araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang sala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo
sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, nakarapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, o Diyos, ang Siyon, iyong Jerusalem, ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Kapag ngayon pakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng ngiti niya at kalooban. Sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa lamang nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita, samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang
makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, paano po tayo nananalangin sa ating Amang nasa langit? Tayo ba ay nagmamalaki sa Kanya na tayo ay naging mabuti at nakagawa ng mabuti? Punong-puno ba tayo ng pagmamataas dahil sadyang mataas ang tingin natin sa ating mga sarili? Tayo ba ay nagpapasalamat sa ating Amang nasa langit dahil kinikilala natin na siya ang tanging bukal ng kabutihan at pagpapala? O nagpapasalamat tayo sa Kanya dahil magaling ang tingin natin sa ating mga sarili? Katulad ba tayo ng Pariseo na tinutukoy sa ating Ebanghelyo, na bagamat nagpapasalamat sa Diyos, ay hindi naman niya kinikilala ang Diyos bilang pangunahing pinagmumulan ng kaniyang mga biyaya at pagpapala? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang panahon po ng Kwaresma ay paanyaya sa atin na tayong lahat dapat magpakumbaba at magpakababa. Inaanyayahan tayong lahat manikluhod sa harap ng ating Panginoon. Unang-una, dahil tayo ay buong pusong nagsisisi sa ating mga kasalanan. Panahon ng Kwaresma, panahon din upang tayo ay magnilay sa ating mga nagawa, mga ginagawa at gagawin pa lamang habang tayo ay nasa lupa. Uulitin ko, panahon ito upang tayo'y magnilay sa ating mga nagawa, mga ginagawa at mga gagawin pa lamang habang tayo ay nasa lupa. Panahon upang suriin ang klase o paraan ng pamumuhay na mayroon tayo sa kasalukuyan. Narinig po nating maliwanag sa ating unang pagbasa ang pahayag ni Propeta Oseas na manumbalik ang bayang Israel sa Panginoong ating Diyos. Si Oseas po ay kilala sa kaniyang pagtatagpo sa isang masamang babaeng nagngangalang Gomer. Pinakasalan niya ito, ngunit hindi naging matapat si Gomer sa kanya. Kaya maraming beses na humiling
si Oseas sa kanya na magbalik loob at bumalik sa kanya. Ang buhay ni Oseas ay isang paglalarawan kung gaano naging tapat ang Diyos sa kaniyang bayang pinili, kung gaano siya naging tapat hanggang sa kahuli-hulihan sa pagiging makasalanan ng kaniyang bayang pinili, ang bayang Israel. Kaya nga patuloy pa rin niya tayong tinatawag hanggang sa kasalukuyan at sa mga darating pang panahon na tayong lahat manumbalik at magbalik loob sa kabila ng ating matitindi at mabibigat na pagkakasala. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ganito rin po ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Hindi pa man natin hinihiling, alam na niya ang laman ng ating kalooban. Hindi pa tayo nagpapasalamat sa kanya, ay batid na niya ang laman ng ating pag-iisip. Kaya nga po sa kanyang harapan at presensya, isang pusong mapagkumbaba ang kalugod-lugod sa kanya. Tulad ng publikano sa ating ebanghelyo, naway matuto tayong aminin ang ating pagkakasala at sa ating pag-amin, naway matuto din tayong humingi ng tamang kapatawaran. At kagaya ng kaniyang pag-uugali, naway sa araw-araw ng ating buhay, habang tayo ay dumudulog sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, naway ang ating panalangin. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humarap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda at mga walang tahanan, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa pagsunod
sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot. Patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makatulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at sa mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo.
at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway sa araw-araw ng ating panalangin sa ating Panginoon ay lagi nating sambitin, O Diyos, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sad para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay, si babaw ng kanang kamay, at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. My Savior, my Lord.
mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob na lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,